Pero strategy lang po yan. Kagaya po nung nagpapanagda sila naman usapin. Kasi hindi naman kayo yung 16 hours na lang, wala naman pong gano'n. Lahat po yan dumadaan sa batas. Lahat po yan pinag-aaralan. Hindi pwede sinabi mo ngayon, mabayaran kita ngayon. O, tinanggap mo. Huwag ka naman kasi, hindi naman pwede gano'n. Kaya mas nakasamali po, halimbawa, sinabi mo na 16, hindi po gano'ng kasimple po yun. Dahil Pilipino po tayo. Every age Pilipino, meron po karapatan. Hindi man ako, bilang ako, hindi ko kayo i-represent o hindi man tayo nag-represent sa isa at sa meron karapatan ng bawat isa na ipaglaban kung ano yung alam niya at gusto niya at kaya niya ipatunayan sa batas. Ganun po yun. Hindi ko man sinabi na sa kanila na to, matatapos na tayo dyan. Hindi mo lang po ganun yun. Kaya, yun nga lang po yung sinasabi ko, kung alam mo natin muna, sa 29, huwag muna tayong magpuro-puro, huwag muna, bigyan natin ng katahimikan muna yung isip natin, yung isipan natin, para pag dumating yung 29, nakapokus po tayo doon sa ilalatag nilang proposal na gusto nila kung maganda ba ito para sa atin, mas okay. Kung naman maganda pero may kulang, tsaka natin pag-isipan kung paano natin hihilingin kung ano yung mga kailangan natin. So yun po yung hinihiling lang natin ngayon. Maging handa tayo sa 29, pakiramdaman natin kung ano yung mga nilalatag nila, tsaka natin pag-isipan kung ano ba yung decision natin. So, okay na po. Ngayon, kung meron konting kasagutan na pwede kong tanong sagutin ngayon, pwede nyo itong itanong kahit ngayon. Ngayon, kung kinakailangan sagutin yun sa after ng 29, hindi na lang natin naalam eh. Ito po yung mic, baka meron pong gustong magtanong.